magandang gabi. So medyo magseryoso naman tayo dito sa topic na to. So ang video na to ay finorward ni RVS, di ba? Yung tungkol sa Mandela Effect Theory. Alam niyo ba ibig sabihin ng Mandela Effect? Yan yung mga bagay na akala nyo totoo, tapos hindi pala. Yun na, yung pag tinanong mo, alam na alam mo, pero hindi pala, ano, hindi pala yun. Halimbawa, ganito, ano, alam niyo yung Star Wars? Sino nanonood sa inyo ng Star Wars? Sinong nanonood sa inyo ng Star Wars? Yung sinabi, yung Empire Strikes Back, yung sinabi ni Darth Vader kay Luke Skywalker. Anong Mandela effect doon? Ano yung sinabi ni Darth Vader kay Luke Skywalker? Diba sabi niya, ano, Luke, I am your father. Yun yung sinabi ba? Pero hindi pala yun yung sinabi. Pag pinlay mo yung, ano, yung Star Wars, ang sinabi pala ni Darth Vader doon, ano, no, I am your father. Hindi pala Luke, I am your father. Yun ang ibig sabihin naman. Ano pang isang example ng Mandela Effect? Diba, nasanay tayo ang pumatay kay Magellan si Lapu-Lapu. Tama? Matagal na ka na sinong pumatay kay Magellan si Lapu-Lapu. Hindi, wala naman talagang documented na nakakaalam kung sinong pumatay kay Magellan eh. Yung nakapatay kay Magellan, yung tribo na nanililid ni Lapu-Lapu, hindi si Lapu-Lapu mismo. Poison arrow nga nakapatay sa ano eh, kay Magellan eh. 'Di ba? Iyan ang mga example ng Mandela effect. Ito pa. Yung Kit Kat, 'di ba? Natatandaan niyo ba ang Kit Kat may dash o wala? Yung logo ng Kit Kat, yung have a break, have a Kit Kat, may dash ba 'yon o wala? Yung ano, may dash. Tama ako, hindi? I-comment nyo sa baba. May dash ba ang logo ng KitKat o wala? Yung ano, may dash. Tama? Oh. Sinong nagkamali dyan? Di ba may dash yung logo ng KitKat? Walang dash. Ayun yung logo ng KitKat o walang dash. Pero iniisip ng iba may dash yan. Yan yung mga Mandela effect na ano na akala natin kasi nanggaling kay Mandela yan eh. Kasi 'di ba? Ang pagkakaalam kay Mandela noon yung I don't know, African leader yata ano. Ang pagkakaalam kasi kay Mandela before namatay siya nung 80s. 'Di ba? Namatay siya ng 80s. Pero, neto lang siya namatay. Hindi siya namatay noong 80s kaya tinawag niya Mandela Effect na sana yung mga tao na isipin na patay na si Nelson Mandela nung ano, nung 80s pa. So, yun ang pagkakaalam ko ha. Ano nga natin, search natin. Ayoko magkamali, baka nag-iimbento eh. Tinanggihan natin. Mandela effect daw. Bagal ng internet ko. False collective memory. Aha. Wala eh, history etymology ng ano. Oh, tama, 'di ba? May paniniwala sila na ano na si Nelson Mandela ay namatay nung sa prison nung 1980s. Pero ano, actually namatay siya nung 2013 lang. Kaya tinawag na Mandela effect. 'Yun yung ano, kilala niyo si Nelson Mandela yung black na ano, African leader. Ano pa bang ano? Aha. Uh-huh. Play na natin tong senior.
Galing to kay Sir Creeps na channel. Bagay ka bang naaalala sa nakaraan na nung makita mo ulit ngayon ay parang nag-iba na? Hindi yung dati mahal ka pa niya at ngayon hindi na. Ang ibig kong sabihin ay yung mga bagay, litrato, simbolo o pangyayari na naiba na sa pagkakaalala mo. Kung oo, ang nararanasan mong ito ay tinatawag na Mandela Effect. Pero kung hindi mo pa rin ito nararanasan o sadyang hindi mo lang ito napapansin, narito mangilan sa mga halimbawa at maglalaro tayo ngayon. Magbibigay ako ng mga litrato at bibigyan kita ng 5 segundo para pag-isipan kung ano ang maaalala mo. At para mas maging maganda ang larong ito, ay iwasan mo munang i-google ang mga itatanong ko. Game? Okay, game. Isa na siguro sa pinakasikat na cartoon character sa mundo, si Pikachu ng Pokemon. At malamang sa malamang ay alam mo na kung ano ang kanyang itsura. Ngayon, gusto kong ituro mo sa dalawang ito kung ano ang itsura ni Pikachu sa pagkakaalala mo. Pero inuulit ko, huwag mo muna itong i-google at subukan mo muna itong hulaan. Letter B? Kung letter A ang napili mo o ang Pikachu na may kulay itim sa buntot, mali ang sagot mo. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo itong i-google ngayon at makikita mo na purong dilaw lang ang buntot nito. At hindi kailanman ito nagkaroon ng kulay itim. Ngayon, nauunawaan mo na ba kung ano ang Mandela Effect? Kung hindi pa, narito pa ang isang halimbawa. Isa sa pinakasikat na fairy tale at Disney cartoon ang Snow White. At sa palagay ko ay napanood mo na rin ito at ginaya mo na rin ang sikat na linya ng kontrapidang Reyna. Pero bibigyan kita ng 5 segundo para ituro kung alin sa dalawang ito ang naaalala mong sinabi niya. Malamang ang naalala ko, mirror mirror, pero letter A ang sagot, magic mirror on the wall. Kung letter A ang sinagot mo, tama ka. Pero kung letter B naman ang sagot question eh. Mali ang sagot mo. Dahil hindi kailanman ito naging mirror kasi, mirror on. Kasi yan yung ano, kasi yan yung madalas nung bata ako. So dahil Mandela Effect ang topic, using my common sense, malamang mali ito. Dahil ito yung naalala ko eh. The wall. Pero huwag kang magalala dahil hindi lang ikaw ang nagtataka dito. Dahil marami ring nagulat nang malaman nilang magic mirror pala talaga ito. At kung isa-search mo pa ito sa YouTube, ay may mga kanta ring nailabas na may lyrics na mirror mirror on the wall. Ang galing, di ba? Babae talaga, no, naninipa lang. Babae kasi kung iisipin mo, paano magkakamali ng alaala ang napakaraming tao? Ngayon may ideya ka na kung ano ang Mandela Effect, alamin naman natin kung saan ito nagmula. Ang salitang Mandela ay mula sa apelyido ng dating presidente ng South Africa na si Nelson Mandela. Na ayon sa ilang mga tao ay nabalitaan nilang pumanaw. Pero makalipas ang ilang taon, lumabas na buhay pala ito at niminsan ay hindi naman ito napabalitang pumanaw. Pero ang mga taong nagsasabing napanood nila ito sa balita ay nanindigan na nakita pa ng kanilang mga mata na nagsasalita ang asawa nito sa telebisyon tungkol sa kanyang pagkamatay. Dito na nagsimulang gamitin ang salitang Mandela Effect bilang tawag sa mga pangyayaring kagaya nito na sa mata ng mga eksperto noon at ilang mga tao ay false memory o hindi totoong nangyari. Sa pagsulpot ng mga makabagong teknolohiya at ng internet na nagagamit na natin ngayon sa kahit saan at kahit kailan natin gusto, marami mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa Mandela Effect at nagulat sila na hindi lang pala sila ang nakakaranas nito at nagtutugma ang kanilang mga karanasan. At alam mo ba na ang ilan sa mga taong ito ay naniniwala na ang Mandela Effect ay hindi lang basta false memory dahil may mga natagpuan di gumana silang ebidensya na tinatawag nilang Mandela Effect residue na magpapatunay na ang mga naaalala nila sa nakaraan ay totoo at sadyang nabago dahil sa isang dahilan na sigurado akong ikakagulat mo. Dahil di gumano, wala na tayo sa ating original na universe at nailipat na ang ating consciousness, malay tao o kaluluwa sa ibang universe na katulad ng sa atin na tinatawag nating parallel universe, multiverse o other dimension.
Naresulta di umano ng eksperimento ng isang organization sa Europe, Hadron Collider, o the European Organization for Nuclear Research. At nangyari ito taong 2012, na matatanda ang taon na sinasabing magugunaw ang mundo. Dahil dito ay lumakas ang paniniwala nila na totoong naganap ang katapusan dahil sa eksperimentong ito ng CERN, na dahilan kung bakit tayo narito ngayon sa ibang universe. Nasaan na yung ano? Nasaan yung counterpart natin doon sa universe na ano? Nag-swap? Kasi when you say multiverse, halimbawa, may bungo dito, sa kabilang universe may bungo din. Sa kabilang universe may bungo din. So parang nagpalit. Kung tayo mga Pinoy ay merong Juan de la Cruz na ginagamit natin bilang pagkakakilanlan, ang Amerika naman ay merong Uncle Sam. Pamilyar ba kayo kay Uncle Sam? Kung mahilig kayo manood ng mga shows na mula sa Amerika, malamang ay nakita mo na rin siya. Pero sa pagkakaalala ng ilan, ang sombrero nito ay may kulay na red-white stripes. Pero kahit kailan man ay hindi pala ito nagkaroon ng red-white stripes, dahil purong puti at asul lang ang kulay ng sombrero nito. Kung pamilyar ka kay Uncle Sam at hindi ka makapaniwala dito, subukan mo itong i-google ngayon at makikita mo na purong puti at asul nga lang ang sombrero nito. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka nababaliw, dahil hindi lang ikaw ang may naaalalang ganito. At narito ang mga Mandela Effect residue na nakalap ng ilang mga tao na magpapatunay di umano na si Uncle Sam ay merong red-white stripes sa kanyang sombrero. Hindi. Ano to eh? Medyo mali itong ano ni Sir Crips eh. Itong mga to, recent na lang. Paano kung yung gumawa ng costume na yan ay nag-Mandela effect din? Diba? Paano yung gumawa ng design ng Australian? Nag-design nung ano, nung ng t-shirt na yan. Anong tawag doon? Nag-design ng t-shirt na yan. Kasi yun, ano, World War II yun eh. Yung Uncle Sam. Ito parang recent lang naman tong picture na to. So, hindi ba pwedeng yung nag-design ng t-shirt na yan eh, nagkaroon din ng Mandela effect? Diba? Hindi pwedeng ano, invalid. Para sa akin lang ah. I don't know kung yan. Invalid to eh. Kasi mga recent na lang yan eh, oh. Sa mga litratong ito, makikita na merong red-white stripes ang sombrero ni Uncle Sam. At heto pa ang matindi. Narito ang picture ng lalaking pinagpasiyan kay Uncle Sam taong 1970. Oo, pero original poster niya. Ano, walang ano. Diba? Ay, 1970 lang ba yung ano? Ah, baka yung picture 1970. Kasi itong Uncle Sam na to, alam ko ginawang propaganda yan para sa US Army. At makikita ngang sombrero nito ay merong stripes. At alam mo ba na maging ako ay nagulat din? Nung nalaman ko na purong puti at blue lang daw ito at hindi kailanman ito nagkaroon ng red-white stripes. Dahil natatandaan ko na napanood ko si Uncle Sam sa Dexter's Lab na ipinalabas noon sa TV5. Kaya naman hinanap ko ang episode na yun sa YouTube at masaya akong nakahanap ko ito at tama ang pagkakaalala ko. I want you to be the greatest American hero that ever lived! Yes, Uncle Sam! Dito ay makikita natin si Uncle Sam na merong red-white stripes sa kanyang sombrero. Hindi eh, yung... Para sa akin yung argument hindi ano eh. Mga recent pictures yung pinakita mo, sir eh. Maaaring yung gumawa din ng ano ng cartoons na yan eh may Mandela effect din. Na Mandela effect din, not necessarily maliban na lang kung may World War II, na picture na nakita ka na may stripes yung sombrero ni Uncle Sam. Kaya naman ang tanong dito, ay paano nangyari na hindi daw ito nagkaroon ng red-white stripes sa kanyang sombrero kahit ay, kailan? Malinaw naman yan eh kung siya yun. Diba? Ano eh, may poster siya sa likod niya oh na walang stripes. Paano nagkamali ng pagkakaalala ang napakaraming tao at bakit walang red-white stripes ang sombrero ito kung hinango ito sa flag ng Amerika? Pa.
Monopoly. Pamilyar ba kayo sa larong Monopoly? Una pinsan ko naglalaro niyan eh. Itong sumikat bilang board Monopoly game, kagaya ng chess, Scrabble, at Snake and Ladder. Yung may mga pera-pera, di ba? Una nagkaroon na rin ito ng digital version or video games. Pero alam mo ba na ang icon nito na si Mr. Monopoly o Monopoly Man ay naiugnay din sa Mandela Effect? Dahil maraming nakakaalala na si Mr. Monopoly ay mayroong monocle o salamin. Pero kung isa-search mo ito ngayon sa Google, ay hindi pala ito nagkaroon ng monocle kahit kailan, kahit maging sa mga litrato. Pero narito ang mga Mandela Effect residue na magpapatunay na meron tiyo manong monocle si Mr. Monopoly. To the other parts of my brain? Sorry. And why is the Monopoly man here? Go to jail, you commies! Hindi. Kung... That's how I look. My monocle, my eye like this. That's how they do it. Like the Monopoly guy. That's how I look. The U.S. Richard Marinaccio then hit the same run of properties, boosting Norway's income. I was going to say that Monopoly guy. He's got that monocle. You're a pet detective, and you must be the Monopoly guy. Makikita at maririnig sa mga bidyong ito na si Mr. Monopoly ay merong monocle. Kaya naman nakapagtataka kung bakit sinasabing hindi ito nagkaroon nito kahit kailan. Bakit may mga palabas na ginamit si Mr. Na, baka may ibang marketing, may ibang product ang Monopoly merchandise na meron siyang ganun. Kasi may pinakita ka kanina na Monopoly tournament na merong may monocle eh. Mr. Monopoly na merong monocle. Paanong nagkamali ang memorya ng mga taong ito? Pamilyar ba kayo sa sikat na brand na Pillsbury na ang produkto ay instant tinapay at instant merienda? Malamang ang ilan sa inyo ay napanood na rin sa commercial ang sikat na mascot nila na si Doughboy. Pero huwag ka muna mag-google ngayon at subukan muna natin kung ano ang maaalala mo. Kung pamilyar ka kay Pillsbury Doughboy, ano ang kulay ng kanyang scarf? Red. Kung ang naging sagot mo ay blue, mali ang sagot mo. Dahil si Pillsbury Doughboy ay hindi kailanman nagkaroon ng blue scarf at purong puti lamang ang kulay nito. Pero ano sa Ghostbuster yan, di ba? Ay, Marshmallow Man pala yan. At makikita mo na purong puti nga lang ang kanyang scarf. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi lang ikaw ang nag-iisa na nakakaalala na kulay blue ito. At narito ang mga Mandela Effect residue na nakalap ng mga taong naninindigan na kulay blue ang scarf nito. Sa akin parang yung mga residue na yan parang invalid men eh. Hindi ba dahil, di ba, lahat tayo narito pa common na Mandela Effect, di ba? When you say Mandela Effect, lahat tayo ganun ang iniisip. Hindi nakakataka na lahat ay pati yung mga gagawa ng product ay may Mandela Effect din. Not necessarily na residue. Mga video na mula sa sikat na animated series na Family Guy at The Simpsons na kung saan ay feature nila si Pillsbury Doughboy. Fresh from the tube. Nothing says I love you like something from... Fresh, you glutinous little doughboy. Nakakapagtaka, di ba? Paano nagkamali ang napakaraming taong ito sa sikat na mascot ng Pillsbury? Pamilyar ka ba sa sikat na brand ng tela na Fruit of the Loom? Kung oo, alin sa dalawang ito ang tunay na logo ng kumpanya? Parang yung right? Kung ang sagot mo ay yung logo na may cornucopia o basket, mali ang sagot mo. Right, sabi ko dahil ang Fruit of the Loom ay hindi diuman na nagkaroon ng cornucopia kahit na kailan sa kanilang logo. At kung i-google mo nga ito ngayon, makikita mo na ang mga dati nilang logo ay wala ngang cornucopia. Sa litratong ito na kumalat sa internet, na mula sa isang Twitter user na nag-message sa Fruit of the Loom tungkol sa kanilang logo, makikitang kinumpirma ng kumpanya na wala talagang cornucopia ang kanilang logo. Pero narito ang mga Mandela Effect residue na nakalap ng ilang mga tao. Alam naman natin na ang mga parody ay halos katulad ng original. Kaya naman bakit kaya sila maglalagay ng ganito kung wala naman ito sa original na logo? Narito pa ang isang video na mula sa pelikulang The Ant Pulley na kung saan ginawan din nila ng parody ang Fruit of the Loom.
Makikita sa video ang katulad na logo na may prutas at cornucopia. Binago lang nila ang salitang fruit na ginawa nilang loin. Narito pa ang isang video na mula sa isang brand depot sa Amerika. Makikita sa video ang logo ng Fruit of the Loom na merong cornucopia. Pero posible nga kayang may mali lang sa mga alaala nila. Hindi, pero ano eh, alam ko nasa marketing ako. Yung mga logo na binibigay na yan, binibigay mismo ng company yan eh. Ano yan, nagkaroon ng Mandela effect yung mismong company. Halimbawa, nagawa ko na yan eh, di ba sa Ace Hardware may mga maglalagay ka ng logo ng Black & Decker. Ano ba mga brand doon? Nakalimutan ko ng mga brand doon. Stanley. Ano pa ba yung ibang ano? Nakalimutan ko na yung brand ng mga power tools. Stanley. Kakaroon ako memory gap. Kasi pag gagawa nun, yung mismong company ang magpapadala ng high resolution na logo na gagamitin dun sa poster na gagawin. I-email mo sila, ma'am, sir, may logo ba kayo? Kahit nga mismong SM eh, gagawa ka ng logo ng SM, bibigyan ka ng SM. Pagka halimbawa, tenant ka sa SM, ano, gagawa ka ng poster, mismong SM ang magbibigay sa'yo ng logo. Ganun. Para talaga hindi ka magkamali. Na merong cornucopia. Pero posible nga kayang may mali lang sa mga alaala nila. Bakit kaya may parehong alaala ang mga taong ito na merong cornucopia? Kung hindi naman pala ito nagkaroon. Hindi ako naniniwala dun sa ano, dun sa yung Facebook conversation. Noon. Balikan naman natin ang sikat na linya ng kontrabidang Reyna sa Snow White na Magic Mirror on the Wall. Na sa pagkakaalala ko, o natin, ay Mirror Mirror on the Wall. Sa pelikulang Shrek na ginamit din ang mga fairy tale stories at characters, ay merong scene na kung saan ginamit ni Lord Farquaad ang Magic Mirror. At nakapagtatakang nagkamali din sila sa eksaktong linyang ito. Mirror, mirror on the wall, is this not the most perfect kingdom of the... Kung isipin mo, paanong nagkamali yung DreamWorks Studios na isang malaking animation studio sa linyang ito? Nakapagtataka, di ba? At eto pa, isang Reddit user na nagngangalang Stephanie C ang may natagpo ang mga lumang libro. Iba naman to. Hindi naman purkit kung lumang libro, alimbawa, ito yung sinasabi ko na medyo legit. Pag mas nauna pa ito doon sa animation. Eh sa bagay, 1950s yung ano eh. Hindi pala, sorry. Kailan ba yung animation ng Snow White? Alam ko 1950s yun, 1940s. Snow White, ...1937 pa pala ang Snow White. O kung 1937 at yung reference ng Snow White na book na ito na sinasabi na ito dapat 1974 to, pwedeng ang mangyari kasi pag recent yung nakikita mong residue, 'di ba? Pwedeng ano, nagkaroon din ng Mandela effect yung gumawa. Invalid na sabihin mong residue yan kung ang papakita mo reference ay yung recent, di ba? Dapat mas luma pa sa 1934. Bakit kaya magkakamali ang isang pelikula na hango mismo sa libro sa eksaktong linyang ito? Posible nga kaya na magkamali yung pagkakaalala. 1934 yan eh. Hindi mo pwedeng anuhin yan. Hindi mo pwedeng sabihing nagkamali. Ang nagkamali yung nagsulat. Aming tao, sa tingin ko ay isa ito sa pinakamabigat na patunay o Mandela Effect residue na natagpuan ng mga naniniwala na may nabago sa ating universe. Ang tanong, kung nasa ibang universe na nga tayo, bakit kaya may mga Mandela Effect residue o ebidensya na mula sa ating universe na napunta sa universe na ito? Narito ang isang teorya tungkol dyan. Sa palagay ng ilan ay hindi lang basta lumipat ang ating consciousness sa ibang universe,
kundi dahil nagsama ang ating original na universe at ang isa pang universe na katulad ng sa atin. Hanggang sa mabuo ang universe na kung nasaan tayo na rin ngayon. Ihalan tulad natin ito sa isang lalaki at sa isang babae na halos may magkatulad na itsura pero magkaiba ang kulay ng kanilang mga mata at pareho itong nakuha ng kanilang naging anak. Marahil ito ang dahilan kung bakit nanatili ang ilang mga bagay mula sa dalawang universe at ito ngayon ang nakikita natin na Mandela Effect Residue. Gusto kong gawa ng part 2 ang paksang ito pero kailangan ko ng tulong nyo. Dahil karamihan sa mga naibigay kong tiyo man ay Mandela Effect Residue ay mula sa ibang bansa. At sigurado ay mas magiging maganda ang topic na ito kung may makikita din tayo dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman ang gagawin nyo lang ay ishare ang video ito sa iba't ibang mga groups para malaman natin kung meron bang nakakaranas ng Mandela Effect dito sa Pilipinas. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! May nakita akong comment dyan. Kapatid daw ng Mandela Effect ang ano, ang deja vu. May nabasa akong comment dito kanina eh. Pero hindi eh. Ang ano, alam nyo ba yung ano, deja vu? Yung halimbawa may nakita ka isang bagay na feeling mo nakita mo na before. Naka-experience na ba kayo noon, deja vu? May ano doon eh, may explanation ng science doon eh, doon sa deja vu. Wait lang ah. Ayusin ko lang tong Premiere ko. 'Di ba? Yung sa deja vu kasi, 'di ba, may nakita ka isang bagay. Tapos feeling mo na nakita mo na. 'Di ba? Halimbawa, parang nangyari na 'to ah. May pangyari. Madalas mangyari ang deja vu pag inaantok ka o lumilipad ang isip mo. Madalas 'yan. Halimbawa, may iniisip ka, naka-autopilot ka, biglang feeling mo magkaka ano ang scientific explanation nun? Dalawa kasi ang part ng brain natin, left at right. Ang nangyayari, millisecond nahuhuling mag-process yung isa. Halimbawa, yung right brain ko ano, ito nakita na itong ballpen na to lilipad, 'di ba? Ayan, lumipad yung ballpen. Nakita na ng mata ko. Ngayon, yung right brain ko nauna ng slightly, millisecond lang na-process yung nakita na unang, tapos humabol yung ano, yung kabilang part. Halimbawa, right side yung unang naka-process ano, humabol milliseconds lang nahabol nung left. Dahil nahabol nung left, alam mo na kung ano to eh. Parang ang nangyari, naging familiar ka dun sa isang bagay. Nagigasi ibig ko sabihin. Kaya halimbawa nakakaranas kayo ng ano, ng deja vu. Tandaan nyo kung ano, kung kailan nyo unang nakita yon. Hindi nyo na matatandaan. Kasi nun mo lang talaga nakita yon. Nun mo lang nakita yon. Nahuli lang ng process yung kaliwang brain mo. Halimbawa, nakita mo nang tumalon yung pusa. Inaantok ka nung time na yun. Nauna nag-process yung right side mo. Then humabol tong kabila. Nung humabol yung kabila at nalaman na nung kabilang part ng brain mo, parang hindi na bago. Kasi na-process na nung right brain. Nagigets yung ibig ko sabihin? O hindi. Anyway, salamat RBS ha, dito sa napag-usapan natin. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.